Magandang buhay everyone! Nagbabalik pong muli ang YouTube channel ko, ang Jenny's Delicacies. Kumusta po kayo? Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan lalo na sa panahon ngayon. For today po, magluluto naman tayo ng Italian pasta na may tangkap na hipon. So yung hipon po, bale, nahugasan ko na po ito. Biniya ko po siya sa pinakalikod po ng hipon. So, biniyakan ko po siya. Tinira ko po yung buntot na kaunti para maganda po siyang tingnan. Then, nakikita niyo po yung itim na ito sa tinidor ko. So, yan. Tinira ko po yan para ma-explain ko sa inyo na yan po yung inaalis sa ganito ng hipon pag nililinisan natin. Kasi yan po yung pinakadumi ng hipon. Kailangan po natin siyang alisin. So, kung hindi naman po natin bibiakin yung hipon, pwede po natin siyang sundutin ng toothpick. Hihilahin lang po natin yan. Nandahan-dahan, maalis na po yan. Then, yung bawat isa, ginayatan po natin ng tig-isang piraso para maganda po siyang ilahok sa sauce. Ang ating pong panada cochina kung sa Italia. Pag sa atin po sa Pilipinas, pwede pong heavy cream yung gamitin ninyo. Then, bawang. Ang ating pong dado na klasiko. Pag sa Pilipinas po, pwede pong magic sarap. So, Italian ingredients lang po yung gagamitin ko kasi Italian style mo lang ating gagawin ngayon. Then, ang ating pong parmesan cheese. It formaggio parmigiano. Mantika sa ating pagigisa. At ang ating pong white pepper. Then, ang ating pong asin, iodized salt. Broccoli. Kailangan din po natin siya sa sauce na gagawin natin. Kasi yung sauce po natin, yun po ay may sangkap na hipon, broccoli, at pesto. Anong klaseng pasta pwede po ninyong gamitin sa sauce na ito? So, ako lang po, mas prepared ko this time na ang gamitin sa kanya ay yung pasta po, sili po. Any broccoli po, nagpainit na po tayo ng tubig. Then, kumukulo na po ito. Then, nilalagay na po natin yung ating broccoli na hiniwa. So, nilagay na po natin ang broccoli. Then, lalagyan po natin na isang kutsaritang asin. Pakukuloyin na po natin siya. After 5 minutes pong nakakulo siya, atin naman po siyang aahonin. Then, makikita nyo po, ganito po yung pamamaraan ko para nilalagyan ko po ng yelo yung malamig na tubig para po mag-remain po siya. Fresh pa rin siya kahit tutuna. Maiwasan natin po yung pagiging overcook niya pag isinama siya natin ng pagluluto dun sa ating sauce ng pasta. So, yan. Dahan-dahan lang po. Ayan, susok natin sa malamig na tubig. Mga isang minuto lang po natin itong isusok sa malamig na tubig na may ice cube. Then, natin po siyang i-drain niya sa ganito. Lagyan na po natin ng mantika yung kawali. Then, init na siya. Natin pong uunahin ang bawang. Ibisa lang po natin siya hanggang sa maging golden brown. Ayan. Lalagay naman po natin na yung ating hipon. So, yung hipon po ha, kung gusto nyo, pwede nyo pong tanggalin na rin yung buntot. Ganda po kasi iayos yung pasta pagkasama yung buntot ng hipon. 2 minutes lang po natin igigisa yung hipon and then okay na siya. Nasusunod naman po natin na yung ating pesto sauce. Patulit natin. And then, halagyan naman po natin ang ating heavy cream. Tain lang po natin siyang halagyan. Dado klasiko. Pagka po sa Pilipinas, siguro 1 teaspoon lang po ng magic sarap. Okay na siya. So, pampalasa po natin yan. Pwede po yung black pepper ha. Mas gusto ko lang po itong ilagay yung white. Then, kung kayo naman po ay mahilig sa maanghang, pwede din po ninyo itong lagyan ng sili. Pagkakulo po nito, siya po ay ready na. Hindi ko na po siya nilagyan ng asin kasi yung pong ating pesto sauce, ayun po ay ready na. So, may lasa na rin po yun. Then, yung pong pasta natin pinakukulo, nilagyan din po natin ng asin. So, maalat na po yung at
Then pagka po siya ating kainin, lalagyan din po natin siya ng Parmesan cheese. So medyo may lasa din yung Parmesan cheese po. So para maiwasan po natin umalat, luto na po ang ating sauce. At yun na pong yung ang apoy. So ito naman po yung tubig na ating pasta. So nakuluna. Para po sa akin, mas okay po na pag nakuluna po yung tubig, saka po natin lalagyan ng asin yung ating paglalagaan ng pasta. Kaysa dun sa pagkalagay nyo ng tubig, lalagyan nyo na din po ang asin. Ang paglalaga po ng pasta, depende po dun sa manufacturer kung ilang minuto po yung nakalaga. Sila po yung nakakalang kung gaano katagal dapat niluluto yung pasta. Ayan na natin. Mga half kilo lang po. Paluto na rin po ang ating posili pasta. Na-drain na po natin siya. Then, imimix na po natin yung ating nilutong sauce. Ready to serve! Pasta posili na may pesto sauce, hipon, at broccoli. Yummy, yummy! Kaya kung bago po kayo sa channel ko, mas bago ako, please subscribe at pakipindot nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod kong video. So, ingat po tayong lahat. God bless you more. I love you all. At palagi ko pong sinasabi, ang kusina ko ay kusina mo na rin. Hanggang sa muli po!